Good morning everyone and good morning Kuya! Isa sa mga nauusong physical activities ngayon ay ang pagbabike. Pero syempre dapat familiar tayo sa mga basics. Wanna know more about it? Tara, samahan niyo ako! Good morning everyone! I'm here with Coach Miguel Mapalo of Spark Hub Cycling. And today, we're gonna talk about the basics of indoor cycling. Good morning, Coach Miguel! Morning, Ian! And good morning, everyone! Coach, first things first, gaano po ba ka-beneficial ang indoor cycling sa mga tao? Okay, so ang indoor cycling is very beneficial sa atin. Number one, kasi nandito tayo sa safe and controlled environment. Okay? Secondly, magandang cardio workout. Safe din siya because low impact yung ginagawa natin. So that's just one of the few benefits ng ating cycling. Ayan coach, medyo excited ako. Ano po bang gagawin natin today? Okay. So Ian, ang una natin gagawin is ipifit ka namin sa bisikleta. Okay. So this kind of bike is yung adjustable bikes. Mm-hmm. Na-adjust naman siya sa lahat. Okay. So kesyo matangkad ka or maiksi. Depende sa height na adjust. Depende sa height saka sa reach. Kasi iba-iba ang reach and height ng bawat tao. So yung cleats, parang nilalak siya. Okay. So ang purpose kasi talaga ng cleats natin is yung motions ng pagpadyak natin, iba. Yung pulling motion, etong si hamstring natin, tsaka si glutes na gagamit natin, Ian. So parang hindi lang siya push, meron din tayo nagagawang pull. Yes, which is beneficial sa hamstrings and other muscles na involved for pulling. When your left leg is pushing, at the same time, your right leg is pulling. And in between yung paa natin, gumagalaw siya. Padyak tayo, Ian. So yung mga bikes natin dito is identical dun sa mga bisikletang ginagamit natin sa labas. So with regards sa shifting ng gears, pero pag road bike yung ginagamit natin, ang shifting ng gears is nandito sa taas. Itong gamit natin is road bike, STI siya. So ang shifting natin is nasa kamay natin. Okay? Ang brake lever din natin nasa kamay. So mas malapit siya. Na mas pag bumibilog ka ng sipa, yung hamstring mo mas gamit siya. So si pulling motion natin sa hamstring at si glutes, ginagamit mo siya lalo. Okay. Efficiency is the key. If you want to increase resistance, ang road bike ang gamit natin is itong maliit ang pipindutin natin. Para mag-increase. Bumababa yung gears niya. Okay. Parang bumibigat siya. No? Yes, Ian. Right and left yung adjustment natin. Pero kasi kapag hindi pa tayo naka-warm up, mahirap din na nabigatan agad natin yung resistance or yung gamitin natin yung mas malaking plato. Baka hindi pa natin kaya. Hindi tayo nagsa-start out ng sobrang taas agad. So we warm up muna, siguro maybe, lalo na sa bike, it's around 5 to 10 minutes na warm up. 5 to 10 minutes. Yes, Ian. Coach, question. Dapat po ba nakalock yung elbows or kailangan parang ano lang, controlled lang? Mas maganda kasi may konti siyang hinge. Okay. Para hindi naman masyadong tight. Kasi habang tumatagal tayo, kapag mas nakabend yung ano natin, mas relaxed yung shoulders mo. Kapag ganun kasi medyo tight na siya eh. Mahirapan ka rin yan pag tumagal. Again, endurance sport pa rin naman si cycling. So, mas mahaba tayong nasa bike, mas maganda. It builds up more endurance. At the same time, tumataas yung stamina natin. So, overall ng legs ko is, na-engage? Besides dun sa legs na na-engage kasi, thighs yung core din natin. Core. Dapat. Kaya nga ang position natin, especially sa road bike, is medyo nakaganon. So, lagi nating tatandaan na ang core, hindi lang siya si yung nasa harapan, mm-hmm. yung magandang tignan, di ba? Mm-hmm. So, lahat yan. Harap, gitna, tsaka sa likod. So, lahat yan tinatamaan natin pag nagbibisikleta tayo. Okay? More basic indoor cycling tips on our next session, God willing, only here on Fitness 101.